Hi mga Pars, mga Mars! Welcome to another episode of Sheila B on TV. So for today, we're gonna tackle about why are some people, they don't wanna live here. Even yung mga those people that they're living here na, these are their complaints about living here in Canada. So yung ating first episode, yung before this episode, we tackle about yung mga good points why some people they wanna live here. Ito naman yung mga bakit ayaw nila, or yung mga, yun nga, yung mga complaints sila but ayaw nila dito, though nandito naman sila, right? So to start with, anyway, ito lang yung mga na-observe ko, and based on my experience, ito lang yung mga ba't ayaw nila tumira dito. So to start, syempre lahat naman ng those people who works yung overseas, lahat naman, anywhere naman siguro, not just here in Canada, the first thing is like yung maho-homesick ka, kasi syempre wala ka naman kilala, wala kang friends. So yung iba, pag yung mga, yun nga, overseas worker, if they come here, tapos syempre pag na homesick sila, lalo na kasi 'di ba yung seasons namin dito, we have 4 seasons. Lalo na pag ang season is fall, ano siya, very gloomy, very grayish, so very depressing siya. So yung iba parang mas lalong na homesick. So syempre pag na homesick sila, hindi sila tumatagal. So alisin, uwi na lang sila, ganyan. Yun nga yun. Isa yun sa mga parang kasing nakakalungkot, lalo na nga yun nga pag fall nga, medyo depressing yung season na yun sa iba. Pero ako, ayoko rin ng fall kasi parang always gloomy, ganyan. Yun. And even if your family is here naman, even if your relatives is here, parang hindi rin ano, kasi nga, di ba, ang Canada is sobrang fast-paced. That's everybody works. Yung sa isang family, always yung husband and wife, they work. Very seldom mo lang makikita na ang husband lang ang nag-work at ang wife ay nasa bahay lang. Very seldom mo siya makikita. Always, lagi. Ang ano rito is nag-work both husband and wife. So, ang laging problem dito is like yung mag-aalaga ng bata, right? Yun, yung mag-aalaga ng bata. Kaya nga, di ba, nag-hire pa sila ng mga caregivers nila, ng mga nannies, kasi walang mag-aalaga ng bata. Kasi even though if you have relatives here, dahil nga sa sobrang busy nga, kahit na mag-offer sila sa'yo, and then sincere naman yung offer, of course, kasi it's family nga, right? Like, oh, if you need na mag-aalaga, you can always bring the kids to us, blah, blah, blah. Yan. Syempre, me myself, kahit ako, yung may nag-offer sa akin ng ganun, me myself, mahihiya ako na ipapaalaga ko yung mga kids ko sa kanila. Kasi syempre, alam ko naman, I do know na busy rin naman sila. Dahil nga, fast-paced nga ang buhay dito. So, alam ko naman din na busy sila. So, ako mismo mahihiya. So, pag ganun, pero pag I don't have any other choice, syempre, yun nga, papaalaga mo, tapos, syempre, dahil nga mahiya ka, magbabayad ka ngayon ng per hour, kasi per hour nga ang pag magpapaalaga ka dito. Kahit syempre, kahit tatanggi yan, pero you have to give something, kasi nga, mahiya ka talaga, kasi sobrang busy yung mga tao. Yun, kaya, hindi katulad, for example, hindi katulad, diba, pag doon sa, like sa Pilipinas, hindi katulad doon, kahit sa kapitbahay mo lang, basta napagkakatiwalaan mo, ipakitingin mo naman si ano, okay lang. Diba? Or andyan ang nanay, andyan ang tate, ang lolo, lola, nandyan. Dito, wala kasing ganun. So, mahirap yun. Personally, sa akin, ang hirap nun. Kaya, yun din yung parang, hindi ko ano dito. Kasi nga, syempre, malayo. Malayo ka dun sa talagang family mo, I mean, mga relatives mo. Pero yun, isang mahirap yun. Yun, ang hirap din ibang sila, di ba? Tapos, what else? Dito, syempre, Canada, snow. Ako gusto ko ng snow. Pero, nung bago lang ako, nung before I was like crazy with snow. Pero ngayon, syempre, matagal na ako rito. Hindi ko na siya masyado gusto, especially when I'm driving. Kasi,
ano, mahirap mag-drive pag nag-snow, maraming accidents, ganyan-ganyan. Yun. Yung mga kung magmarugtutubogan ako, why not, choconut, or magpupunta lang ako dyan sa labas at magpapaulan sa snow, okay, o mag-snowball fight, pero hindi na rin ako ano ganun ka crazy sa snow ngayon. Tsaka yun nga delikado kasi siya, lalo na yung sa mga elderlies, possible na madulas sila, ganyan ganyan. So yung iba hindi na rin gusto, yun nga kaya nga yung ibang elderlies dito kapag ano, kapag winter maalis sila, kung may pupunta sila like Florida or whatever, makapag-vacation sila sa tropical country. Pag winter, tas pag ano, okay na ulit, balik na dito. Yung iba, ganun ang ginagawa nila. Yun. Tas ano pa ba? Dito, syempre, sa Canada, syempre, we're just adopted here, right? Hindi naman ito yung motherland natin. So, kumbaga, Canadian citizen by paper lang naman tayo. Yung, di ba, by paper lang naman na ano, hindi naman talaga natural birth. So, syempre, dito, although Canada is a multicultural na country naman, hindi pa rin maiwasan yung tinatawag na yung racism. Meron at meron pa rin. You can see that even sa schools meron, sa work meron, in public places meron at meron. Although naman meron yung government na they do something about it and then they don't encourage it. Tapos meron din silang mga syempre yung kung merong mangyayaring ganun, pinepenalize naman nila. So ginagawa nila ng paraan, pero what I mean is like meron pa rin, at yun syempre yung hindi rin maganda, right? Kasi syempre lahat naman tayo parang sa atin, for other people lang naman ginagawa nila yon, pero there are some Canadians pa rin naman na equals lang tumingin, there are some na hindi rin. Yun ang nakakainis lang, di ba, right? Personally, na-experience ko rin naman yun eh, kaya I can say something about that. And then, what else? Sa tax, ito nakakaloka yung tax dito. Kasi ito yung ayoko. Kasi if you buy something here, let's say, may bibilin ka. Yung, kunwari, ang bibilin mo, ang price is $1. So, bye-bye ka ngayon, $1. Babayad ka, $1. Tapos, ang babayaran mo pala, hindi pala $1. Kasi, let's say, pupunta kang McDonald's, nakalagay dyan yung price. Or kahit groceries, nakalagay yung price. Hindi yun ang totoong price niya. Kasi, there's always plus tax na nababayaran mo. So, yung price na nilalagay nila doon, sa shelf man siya o sa board, hindi yun ang totoong presyo. Laging plus tax. So, kung ang pera mo at wala kang credit card, e piso lang, kailangan mo pala ng 13% tax. So, ang babayaran is like 113. So, kailangan mo pa ng 13 cents kasi, ano nga, hindi yun yung totoong price. Kasi, nangyari sa akin yung dati, parang bumili ako ng phone. I didn't have credit card that time. So, nung bumili ako ng phone, let's say, for example, $100 lang. So, dala ko $100 lang kasi that time, ayokong nagdadala ng cash kasi nga, magiging para kang magbibili-bibili. So, pamasahe lang ang dala ko. And then, yung pabili ng cellphone. Yun, so, kulang pala yung pera ko. Kasi akala ko nga, ano, yun na yung price. Yung pala, there's always plus tax. Ayoko yun. Kasi, gusto ko, ano yung babayaran ko, diba? Makita ko na, yun na yun. Hindi na, ay plus tax. So, magkano ang plus tax? Magko-compute pa ako. Yun. And then, regarding also tax, ito, for other people, they don't like this. Pero sa akin, parang, carry lang. Parang, okay lang. Kasi, people, they keep on complaining. Hindi lang Canadians or other nationalities. Parang lahat ng tao. Hindi lahat, pero may mga tao nagko-complain sila about taxes. Kasi, kasi nga dito, di ba, may yung previous episode ko, sinasabi ko na, oh, there's a free, ang tawag to, yung mga free yung sa education, you don't have to pay for it, yung mga hospital bills, blah, blah, blah. Which is true naman. Pero, syempre, ang catch nun, saan ba nanggagaling yun? Syempre, sa mga taxes rin na binabayad ng mga tao. Ngayon,
sila, para silang, ay, ang laki ng tax na binabayaran ko. Pero para sa akin, hello, parang, can't you see, yung mga, kahit na natataksan tayo ng ganun, can't you see, like, parang may pinupuntahan. Like, makikita nyo yung mga infrastructure, tapos, na yun nga, saan ka pa, diba, immunization ng bata, libre, diba? Eh, ang mahal-mahal ng immunization. And tapos, yung mga bills mo, pa-chemo, libre siya, and unless na lang yata yung oral may bayad. Pero yung mga ibang chemo, radiologist, ultrasound, mammogram, lahat, executive check-up, general check-up, kahit anong check-up pa yan, libre siya. Kasi nga, doon nila, syempre kinukuha sa tax. Ibig ko sabihin lang na, they keep on complaining, pero at least nakikita mo naman. I mean, like, nakikita mo naman yung pinupuntahan ng taxes mo. Magalit ka kung walang pinupuntahan yung taxes mo, di ba? Magalit ka kung sa bulsa lang ng kung sino lang. I mean, yung sa iba ganon, di ba? Dito meron din naman siguro, pero hindi lang halata. Nakikita mo rin naman kung saan naman napupunta yung binabayaran mo na tax. Kaya, for me, kung yung iba, hindi, yung, yun nga, ayaw nila. Nagbabayad sila, pero parang naan sila na, bakit ganyan yung tax, ganyan, ganyan. Pero ako, naiintindihan ko naman kasi, yun nga, nakikita mo naman kung saan naman napupunta, right? Yun, tapos, isa rin dito, mga minimal naman sa akin, na minimal na lang naman yung iba dito na nagko-compense sila about. Kasi yung ibang cities dito, like, they have the transportation naman. Maganda naman yung transport nila. Pero, syempre, dahil nga sa laki ng Canada, di ba? Parang mayroon ditong mga, yung mga unreachable pa. Na, tapos, parang it's a must to have cars, ganyan. So, kailangan talaga marunong ka. Kailangan may car ka. Kailangan marunong ka mag-drive. Tapos, kailangan may car ka. Kasi, before, like, dito sa tinitiran ko, before, mga 15 years ago, talagang it's a must to have a car. Kasi, pag wala kang car, like, may buses sila dito, may transit sila. Pero, let's say, yung mga 10-minute drive na lugar lang. Like ako, from work, 10 minutes lang kung may car ako. Dahil wala akong car that time, parang aabutin siya ng mga 1.5 hours para makauwi ako. Kasi, syempre, or 2 hours pa nga yata. Kasi, mag-aantay ako ng bus. Tapos, dahil nga, dahil nga hindi siya matao dito before, so, hindi pala palagi nagbabas. Kaya, parang, yun, there are places na ganun pa rin na kailangan mo talaga ng car. Pero sa akin, parang minimal naman na lang yung ganun. Tapos, dito parang medyo expensive na rin. Pero, hindi lang naman siguro dito, di ba? Yung mga groceries, tumataas na rin yung price. Yung gas, tumataas na rin yung price. Pero may dahilan naman, right? Kasi may mga gera-gera dyan. Yun. Tapos, yung houses dito, napaka-expensive niya na. Ang mahal ng bahay. Yun, ayoko yun. Yun, mahal ang houses dito. Kaya yung iba, meron akong mga friends na parang nag-iisip na silang bumalik dun sa bansa nila. Parang may mga house sila dito, pero parang gusto nila, bebenta nila. Kasi parang hirap na sila eh. Parang, tas babalik na sila. Yun nga, yung parang lahat nagtataas na. So, yun. Tapos, yung sa iba siguro big problem yun, pero sa iba siguro minimal lang. Pero it depends on how you handle it naman. Yun sa akin, based on my observation tsaka sa experience ko, yun lang naman yung nakikita ko na bakit yung iba ayaw nila dito tsaka bakit yung iba umuwi sila, hindi nila natatagalan. Pero other than that, wala naman. Kasi kung for me, kung ako ang tatanungin nyo, gusto ko talagang titira dito. Yun, hindi ko siya, yung other problems is like, it's just minimal for me. Pero kung ako, gusto ko siya dito. Yun. So, yun lang, na-share ko lang bakit yung iba. Siguro meron pang ibang reasons, pero sa akin, based on my experience and based on my observation, yun lang naman yung mga hindi nila trip dito, bakit ayaw nila dito. Pero, more or less, okay naman siyang tumira dito. Yun. So, that's it for now. Mga Mars, that's it for now, guys.
yun, see you on my next episode. Hope you like it. And sana may natutunan kayo kahit konti. Anyway, don't forget to subscribe and share and hit the notification bell. Ayan. So, see you on my next episode. Bye!